Welcome again to our home cooking video. Mayroon tayong dalawang pirasong isda. Gagawa tayo ng dalawang menu. Ang isa is may sabaw at ang isa is paksiw. Ayan. So stay tuned kayo guys. Focus muna tayo sa isang piraso na ating gagawing ano bang tawag? Ang may itlog na may kamatis. Yan ang ating gagawin para sa isang piraso natin para mayroong sabaw. And then ang ating another isda gagawin nating paksiw sa kamatis. So stay tuned lang kayo guys ha. Linisin muna natin. Or isabay ko kayo sa paglinis kung paano natin tanggalin. Kasi ang isda na to, mayroon siyang kaliskis dito na napaka, ditong part niya, napakatigas. Kinukuha natin yan, no? So, masabay ba kayo? So, may part kasi yan na matigas. Yan, no? May part na yan. Kaliskis na hindi matanggal. Ganyan. Tanggalin natin. So, ang isang to, gagawin natin yan. I-separate video natin para makagawa tayo ng two video sa ating dalawang pirasong isda. So, nakita niyo ba yan? Yung part na to matigas kasi itong kaliskis. Yan siya. Matigas na kaliskis niya. Bukas na naman. That's hard. Partly kasi nalinis na natin yan ang maganda. Nagagawa tayo ng two dish kasi nga dalawa lang din naman kami kakain. Pagpaksiw kasi na mayroong vinegar, hindi ko pinakain sa aking palangga. So, ito lang. Kagandahan lang sa amin dito. Kahit kunti lang ang lulutuin namin. Enough na sa aming dalawa. So, ayan na. So, ang isang to, gawin natin yung sinasabi ko kanina ba? Ay. Ayan. Ayan na. So, nakat na natin siya ng ganyang style. Lagay muna natin siya dito. Para yan sa ating yung sabaw. Same ingredients din, kaso lang yan. Ngayon kasi meron siyang isang pirasong itlog. Which is stay tuned kayo ha. Pareho lang ang ingredients sa ayun. Mas madaming ayun sa kabila. So, masabay ba kayo sa aking pag-cut? Kung hindi ko man sila masabay i-upload, subaybayan nyo ang next video natin dahil doon natin i-upload ang ating yung paksiw sa kamatis na isda. Or siguro i-separate ko na lang siyang i-video mamaya para medyo may kabuluhan sa ating ayun na. Okay na yan, oh. Sana ba kayo? Yan lang ang ingredients na ating gagamitin. First thing natin gagawin, i-fry muna natin ang ating isda na yan. Ayun. Dahil sa sinasabi kong fry, dito na tayo sa ating tawali. Maglagay tayo ng oil. Para i-fry natin muna ang ating isda.
sa ano ba? Lagyan ko lang ng asin ang isda natin, ha? Asin lang muna ang ilagay natin. Konting asin lang. Sana ba kayo? Pakita. Ayan. Konting asin lang sa ating isda. And then, i-fry na natin yan. Without any other ingredients. Balikan ko kayo pag na-fry na siya. Balikan natin at saliksarin. Madali lang kasi na malipis lang din kasi. Ayan. Diba nakaganyan na siya? Pwede na natin i-add on ang ating onion. Ito sa bilid. And ang ating tomato, kamatis. Ayan, hopefully sumasabay pa rin kayo guys. Ayan, sumasabay pa rin ba kayo guys? Lagyan natin ang tomato ketchup. Ng MSG. Soy sauce. Last, lagyan natin siya ng ubi. Ayan, lagyan natin siya ng mainit na ubi. Uy, shock. Mantik na. Ayan. So, pakuluan muna natin yan dyan saglit. And then, balikan ko kayo. Ayan, balikan natin. Pwede na natin tikman ating plahan. Okay na siya. Kasi nga nilagyan natin ng asin kanina yung ating isda. Next, ang ating ilagay ay ang ating isang pirasong itlog. So, masabay kayo. Next, i-off natin. Balik lang natin mamaya pa. Okay na na. Sana itlog natin. Kasi nga, pag lagyan natin ng mainit na tubig, bubula yung itlog natin. So, ito yung tinatawag na sinabawang isda sa kamatis na may itlog. Ano ang tawag nito? Ang tawag yata ito eh. Hindi ko lang get so. Anong perfect words? Lagyan natin siya ng kunti pang soy sauce. Lagyan natin ang soy sauce. That's all guys. Diba? Super easy lang ang ating ginawa. Madali lang, no? Sana nagka-ideya na naman kayo sa simplihang luto na ating binahagi sa inyo. Sarap niya. Ready to serve na kayo sa lagay na ito, no?
saan ba tayo? Lagyan natin ng medyo zooming. So, ayan na siya na. So, okay na yan. Pinira itong isda na may sabaw. Halika na tayo. Serve while sana nakaidea na naman kayo sa ating simplihang recipe na ginawa sa araw na ito. Di ba? Nagkaroon kami ng sabaw na isda. Salamat and sana nagustuhan nyo ang aking style sa mga simplihang luto na aking ginagawa sa araw-araw. And see you again in my next video upload. Ayun siya. Kunti lang pero napadami ang ating sabaw. Bye guys!